boys, it's me Marlon, just for Fun TV. Welcome sa ating YouTube channel. Sagutin lang natin mga lods, yung tanong ng isang kababayan natin doon sa isang video natin. Sabi niya, Sir, 100% paid po ba ang vacation yan, dyan sa South Korea? So, wala naman siya sinabi sa South Korea, no? Pero since we're vlogging about here in South Korea, sa katrabaho rito, so, syempre, automatically, ang ibig niya sabihin, kung bayad daw ba 100% yung vacation dito sa South Korea pag nagbakasyon tayo sa Pilipinas. So, ayan, nagkaroon tuloy tayo ng content. Ano, sasagutin na lang natin para mas marami ang makaalam. Kasi, baka hindi nyo alam na dito sa South Korea, yung policy na sinashare ko sa inyo noong nakaraan na no work, no pay. So, pag sinabing no work, no pay, syempre, kung hindi ka pumasok, wala kang bayad. So, that means, syempre, kung nagbakasyon ka sa Pinas, syempre, nasa Pinas ka, nagbabakasyon ka nga. So, ibig sabihin, hindi ka nagtrabaho. So, ibig sabihin din, na wala kang bayad. So, ganun dito mga lods. No work, no pay nga. Syempre, pag nagbakasyon ka, hindi ka nagtrabaho dahil nasa bakasyon ko nga. Ayan, wala kang bayad, syempre. So, hindi pa ako nakabalita ng ano rito, ng EPS na nagbakasyon na fully paid. Hindi ko alam kung meron mga lods, ha. Kung meron man siguro, napaka-rare o napakabihira na cases na mga ganyan. Pero sa pagkakaalam natin, generally, pag nagbabakasyon tayo, talagang walang bayad. So ako, naka-twice na akong bakasyon sa Pinas. Pagdating ko, back to zero. Kung wala akong pera na naipon o naiwan sa pera sa bangko ko rito, pagbalik ko, wala akong gagamitin na pera. O kung halimbawa, kung wala akong naiwan na sweldo nung nagbakasyon ako, wala akong gagamitin na pera. So ibig sabihin, talagang hindi bayad, wala kang aasahan. Pag umuwi ka ng Pinas, sarili mo expense lahat. Expenses sa pamasahe, sa flight, ayan, gastos sa'yo lahat. Hindi sagot ng ano yan, ng company. Baka akala nyo rin na pati yung plane ticket isagot ng company. So meron sigurong mga iba na sinasagot yung plane ticket, pero in most cases, bihira lang mga lods yung sinasagot yung plane ticket. Tapos sa yun nga, yung bayad yung bakasyon mo. Kung meron man siguro, napakadalang mga lods. Kaya yung mga kababayan natin dyan na nasa Pilipinas na baka inaasahan nyo na pag nabakasyon, bayad, sagot yung plane ticket, mga ganyan. Sasagutin ko na sa inyo ng diretso, sasabihin ko na sa inyo directly, hindi bayad ang bakasyon. Kahit ilang porsyento, kahit na yung plane ticket mo, madalang lang ang nangilibre. So, yung mga yan mga lods, hindi ko sure kung tama yung pagkakaintindi ko. Kasi yung mga ibang Korean language learning center dyan sa atin, ayan, kasama yan sa mga ano nila, list ng ano nila, yung mga advantages pag dito ka nagtrabaho sa Korea. Yung sabi nila, libre ang bahay, ganito ang sweldo, may insurance ka, ganito ganyan, paid vacation, yung mga ganyan. So hindi yan, hindi lahat yan totoo mga lods. Sinasabi lang nila yan para mainggan nyo ka na mag-aral sa kanila at kumita sila sa'yo. So, pero hindi naman lahat, hindi ko masisiraan yung mga kababayan din natin na naghahanap buhay dyan, diba, na nagtuturo sa mga kababayan natin ng Korean language para pumasa dun sa exam at makarating dito. So, meron sigurong mga ilan lang. So, ayan mga lods, para malinawang kayo lahat na hindi bayad ang bakasyon. Tapos, sabi pa ni Kabayan, nasa batas daw yun, yung bayad yung bakasyon. So, wala akong matandaan na batas na tungkol doon. Kung ano yung nasa kontrata, yun ang sinusunod mga lods. Wala naman akong nakita sa kontrata ko dati na 100 paid vacation o vacation paid. Wala akong nakita ng ganun sa kontrata ko nung pumunta ko rito mga lods. So, kung ano yung nasa kontrata, yun lang ang susundin ng amo. Minsan nga, nasa kontrata na nga, hindi pa sinusunod, diba? So, nagbabago pagdating dito. Sabi ko sa inyo, mautak ang mga Koreano, lalo na sa panahon ngayon. Kung noon nga, marami mga benefits sa mga EPS dito, libre ng umaga, analmusal, tanghalian, hapunan. So, ngayon, dahil sa hirap ng buhay at continuous ang pagtaas ng sweldo ng mga EPS, so hindi naman din continuous ang pagtaas ng kita ng mga factory, syempre, naghihirap din sila. So, wala silang magawa pagka talagang yearly nagtaas ng sahod na dineclare ng government, talaga magtataas sila kasi mandatory yan, hindi sila pwedeng sumuway dyan. So, ang ginagawa ng mga employer, binabawas nila, inaalis nila yung mga ibang benefits na dati nakukuha ng mga empleyado. Kagaya nga yung mga pagkain, kung dati libre kayo ng umaga, tanghali, hapunan, ayan, ngayon, tanghalian na lang, inalis na yung almusal.
Yung tanghalian tsaka po ng mga lods, pagka may overtime ka, automatic yan. Sa ibang company, ha? Sa iba hindi rin. So, yun, ang isa sa inalist nila. Tapos yung iba, imbis na libre yung accommodation, ayan, ngayon, mostly binabayaran na. So, at kung dati, every vacation or every holiday, yung mga long weekend vacation o holiday, kung dati nagbibigay sila ng mga bonus, ngayon, hindi na. So, ayan ang mga pagbabago, mga lods, for your information, para pag nakarating kayo dito, hindi nyo asahan, di ba? Huwag nyo asahan. Kasi, syempre, sasabihin ng mga ilang kababayan natin sa mga Korean Language Center, mag-apply na kayo, pumunta sa Korea. Ayan, libre pa masahe pag nagbakasyon kayo. Bayad yung bakasyon nyo. Pag nagbakasyon kayo sa Pinas, pagbalik nyo, may sahod kayo. So, yung bahay nyo, libre. May health insurance din kayo. O ganito, ganyan. Basta, yung mga ano na ganyan, mga lods, hindi yan lahat totoo. So, malalaman nyo yan pag nandito na kayo. Kung gaano katotoo yung sinasabi ko sa inyo. So, pero since yun nga ang ano natin, sinasabi ko sa inyo na kung ano lang yung nasa kontrata nyo, yun lang masusunod. Minsan nga hindi pa nga nasusunod yung nasa kontrata, yung nababiolate pa, di ba? So pag nandito na kayo, saka nyo lang malalaman yung mga pagbabago. So ayun mga lords, may share natin, short video tayo, nagkaroon tuloy tayo ng content ayun, habang walang ginagawa dun sa kababayan natin. So may galaw shoutout sa'yo, idol yan. Yan na yung tanong mo lords, sinagot ko na para mas maraming makaalam. So, share ko na lang din mga lods, no, yung opinion ko or yung aking hakahaka. Siguro yung mga ganyan na na-offer ng mga company sa mga empleyado na nagbabakasyon, siguro posible pa yan kung ikaw ay E7 visa holder. So, yung skilled workers visa. Mas malaki ang possibility na ganyan yung maging offer sa'yo dahil ikaw nga skilled, di ba? Pero sa ating mga EPS, sa mga EPS na rito, malabo yung ganyan na ano na offer na 100% na bayad or sa vacation with pay, yung mga ganon. So, pwede siguro kung ikaw ay E7 or skilled worker dito sa South Korea. So, ayan lang mga lods, may share ko sa inyo ngayong araw. Thank you so much lods sa pag-comment or pag-share nung ano mo na yan, nung katanungan mo. So ayan, nagkaroon tuloy tayo ng content para sa araw na to. So ayan mga lods, sana naliwanagan kayo. So thank you for watching. Ingat-ingat sa makita ko ng mundo na roon. Sa mga nasa Pinas, mag-exam pa lang. Sa mga pupunta rito, ayan, fighting. Sa mga nandito na, ingat sa trabaho. At doon sa mga nagpapa-release, ayan, good luck and God bless sa inyo lahat. So, mabuhay! Ingat-ingat! God bless sa inyo lahat!